Nasaan na? Hindi kanina. Kausap niya na eh. Kausap ni Bart kanina. Bart, nasaan si Jason? Diyan si Ricky. Wala na. Kanina pa sila umalis eh. Nilakad daw sila. Bakit? May problema ba? Wala. Pwede ba huwag mo sinasayang yung oras ko? Kalahating araw pa lang, binubwisit mo na ako. Malay ko ba? Akala ko magtatagal pa eh. Wala na. Paano? Okay, mauna na kami. Sige. Oo, baka mauli pa kami. Ibalita lang ako sa'yo. Hindi pala mapagkailang kambal yung dalawa, no? Walang pinagkaiba? Malaki ang pagkakaiba. Ang layo ng ugali ni Rosemary dyan kay Rosenda. Delikado ang babaeng yan. Walang sinasanto. Pati magulang tinatalo. Hindi pala siya ang dapat nandyan. Kawawa magulang niya. Yan ang imposible mangyari. Dahil gagawa at gagawa ng parayan si Rosenda para siya lang tumira sa bahay na yan. At hindi siya papayag na makabalik ang mga kakambal niya sa buhay ng mga magulang niya. Ang gagawin natin? Hindi ko alam. Anong dili mo alam? Eh, lahat ng gusto mo sa buhay mo, eh, nandyan na? Yung mga hinihintay mo sa harapan ni mo? Eh, oo nga. Eh, di ba, matagal mo nang hinihintay na nagkita kayo ng nanay mo, tapos nagkausap pa kayo ng kapatid mo. Oo nga. O, parang nga ikaw pinag-aadya ng Diyos, no? Lahat ng kalapat-dapat para maging maayos ang buhay ni mo, nandyan na? Kaya nga eh. Kaya nga natatakot ako magkamali. Gusto ko lahat ng ikinikilos ko, tama. Paano pag nawala lahat to? Ano mangyayari sa buhay ko? Nako, Rosario, ang dapat mawala sa buhay ni mo yung gumagawa ng problema? Eh, sino nga? Yung Auntie Violeta niya o si Rosenda? Yun. Yun ang malaking problema, no? Sino? Tapatin mo nga ako, Ate Rosenda. Ano ba talagang nararamdaman mo para kay Bart? Tayo ba naman eh. Maglilihiman pa. Sige na. Ewan. Ewan? Pwede ba naman yun, Ewan? Basta hindi ko alam. Alam ko na. In love ka, no? Kung yun man yun, hindi ko alam. Hindi ko masasabi. Teka, alam ko na. Kung talagang type mo si Bart, edi sa'yo na siya. Doon na lang ako sa mga kabarkada niya. Bakit? Ano ba itsura ng mga kabarkada niya at mga nagkakaganyan ka? Eh, naku, ang gugwapo. Mga porma mayaman eh. Ganito, iyanok sa'yo ah. Yung isa, cute na maputi, parang tawag ni Gabby Concepcion. Tapos yung isa naman, medyo mataas na moreno, may dimple, basta cute din. Gwapo din. Tsaka ito pa pala, alam mo ba Ate Rosenda? Yung moreno, yung medyo mataas, nung tinawag mo ko, kanina kausap ko sila, nung narinig niya yung boses mo, parang nagulat, parang natigilan, siguro may crush sa'yo. Natigilan nung marinig ang boses ko? Pansin ko. Ito bang lalaking sinasabi mo, yung moreno na may dimple, na matangkad? Oo, tama. Chining to ba to? Tama, chin... Paano mo nalaman? Ay, wala naman ako sinasabi sa... Oo, tama, chinito nga. Na moreno, na... Yun nga. Kilala mo ba yun? Pwedeng bumalik sa bahay niyo. Bakit? Bakit? Alam mo namang delikado. Daniel,
Hindi delikado kung ako si Rosenda. Mas delikado ang iniisip mo. Para namang hindi mo kilala ang kapatid mo. Wala akong magagawa. Ang gusto ko lang makita ko yung tunay kong mga magulang. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit? Rosemary, wala ka na bang tiwala sa'kin? Daniel, hindi naman sa ganun eh. Alam mo dati-rati, nagtitiwala ka sa bawat desisyon ko. Kasi alam mong makakabuti ito para sa'yo. Ano nang nangyari? Daniel, I have my own mind. Alam ko na ngayon kung anong makakabuti para sa akin. And at this point, ang gusto ko lang makita yung tunay kong mga magulang. Sorry. Bakit? Sana lang. Ayos lang ni Rosenda ang gayahin mo. Hindi pati yung ugali niya. Oh, Alex. Oh, Bago. Anong balita? Bart si Clarissa. Nasa ospital. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Masama ang lagay eh. Tara, punta natin. Oh, sige ho. Alis muna kami. Sige ho. Bakit? Anong nangyari sa... Tignan mo itong dalawa ito. Binigil pa tayo. Toy? Bakit? Wala lang. Hindi kasi ako mapakali. Halika, maupo ka dito. Diyan? Hindi ka ba masaya dito? Ako? Hindi, masaya ako dito. Siyempre, namimiss ko rin yung nanay ko. Alam mo, napakaswerte talaga ng nanay mo sa'yo. Bakit pa naman nasabi yan? Dahil kahit ganyan siya, sa kahit bila pa rin ang lahat, mahal na mahal mo siya. Tignan mo, ikaw ang naging buma niya. Mabait. Tinutulungan mo nga kami ni Jenky. Hindi ka naman mahirap tulungan eh. Matanong ko nga lang, Itoy, bakit sa kabila ng pagmamahal mo sa nanay mo, pinagawa mo pa rin tulungan kami? Hindi ka maniniwala eh. Subukan mo ko. Lahat ng to, ginawa ko para sa'yo. Ah, sige. Maiwan muna kita. May ayusin lang sa kusina. Ah, sige. Saan si paring Ben? Ando doon lang sa labas, bumili ng ulam. Siguro nagsawa na dyan sa mga niluluto ko. Bayaan mo na sa labas. Mabuti ngayon eh. Masyado na malungkot yun dito sa loob ng bahay. Buka, Mari. Mari. Wala pa bang magandang balita? Tungkol sa anak ko mula kay Bart. Huwag ka mag-alala, Mari. Kung meron mong balita, eh sigurado namang tayo unang makakaalam eh. Ikaw ba, Mari, sumagi ba sa isip mo na baka isang araw mawala din yung anak mo sa iyo? Ah.
Bakit, Mare? Yung bang ang anak mo, kasama mo araw-araw. Magkasabay kayong kumakain. Magkasabay kayong nangangarap. Pagkatapos isang araw, basta bigla na lang siya nawala. Masakit man eh. Masakit. Kailangan sabihin ko ito sa'yo. Hindi ko kaya kung hindi ko sasabihin sa'yo. Ibang kahit nagdurugo na yung puso ko, kahit masisira na yung pag-iisip ko, Mare, kailangan pagharap ko kay Ben, matibay ang loob ko. Mahinahon ang pag-iisip ko. Kasi napakahina ni Ben. Mahina ang loob niya. Malaki ang nangyari sa katawan niya. Mare, humihina lalo. Yung bang, pati pangarap mo, maganda ang pangarap ko sa anak ko, hindi ba, Mare? Alam mo yun. Alam mo yun. Alam mo yun. Huwag kang bibitaw, Mare. Kaya nga ako nandito para tulungan ka eh. Sa akin ka kumapit, ha? Kami ang sandalan mo. Hindi ka namin pababayaan. Lagi lang kami nandito hanggang makita namin masaya ulit ang pamilya niyo kasama si Rosario. Ha? Huwag kang bibitaw. Alam mo may pag-asa pa, hindi ba? Alam mo may pag-asa pa. Kamawa lang ang pag-asa. So, nakita na si Rosemary saka si Rosario. Opo. Ayaw nga po niya sana ipasabi sa inyo eh. Baka magalit daw si Dr. Madrigal. Hindi ko na nga alam kung ano bang nararapat. Hindi ko alam kung dapat ko silang payagan na makipagkita. Pero sa ngayon, yun na, makakapagpaligaya sa kanya. Gaya ng sinabi ko kanina, mas malaki problema natin ngayon. Dahil alam na ni Violeta kung saan tayo nakatira. Ang magiging problema niyan, baka madamay si Rosario. Yun rin yung naalala ko. Pero sa tingin ko, kahit anong sabihin ko, hindi na yung makikinig. Ngayon pat nakita na niya ang kapatid niya. Inom ka muna. Mare, salamat. Masyado ako sa nag-iisip eh. Sige. Hindi, hindi. Kaya mo nun. Mahal ka nun. Ano ang problema niya? Masyado malungkot. Banjo? Ma'am, inom pa. Sige. Kumusta nga pala yung pagbabantay ninyo sa bahay ni Rosemary? Okay naman, ma'am. Nandun nga ngayon eh. Eh, ang sabi ni ma'am, sundan lang daw sundan. Tapos? Tsaka nasasabihin sa amin ang sunod na gagawin namin. Bakit? Wala. Naiingit lang ako. Kasi napaka-loyal mo kay Marilu. Eh, magandang presyo eh. Eh, kung presyoan kita ng mas mataas, magiging loyal ka din kaya sa akin? Depende sa papagawa niyo. Simple lang. Gusto ko, bago ka magsabi kay Marilu ng makikita mo sa bahay ni Rosemary, sa akin muna. Mauna mong sabihin sa akin kaysa sa kanya. Yun lang. Thank you.
Hindi ako makakapayag sa gusto mong mangyari pa. Wala kang choice. Meron. Dahil naayos ko na ang buhay ko eh. Paano maaayos eh, lalong gumugulo? Paano gugulo? Nakita ko na si Rosario. Alam ko na kung saan tinatago ang kapatid ko. Hindi tayo pupunta Amerika pa. Hindi ako papayag na magkahiwalay kami ng kapatid ko.